So yan na sila mga kalitol, ito na yung bagong baba natin. 10 piraso yan sila. Tapos yung kahapon ay 6 na piraso. Tapos nung isang araw ay 8. So 24 na to na piraso lahat. Yo, what's up mga kalitol, mga umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kung sa mga panig kayo ng mundo na ron, ingat and God bless po. So welcome back sa ating munting channel. So andito tayo ulit sa ating mga sisiw. Kasi gusto ko kayong i-update dun sa mga sisiw ko na brown neck na nagkaroon ng coccidiosis. So katapos lang natin magpakain dito sa ating mga alagang sisiw. Yung iba dito, mga brown neck natin mga sisiw, medyo humina na naman sila. Ayan, so 5 na lang dito yung naiwan. Tapos dito sa kabila ay 4. So pinasok tayo ng coccidiosis mga kalitol. So, wala pa namang tinda dito sa lugar namin na mga para sa gamot talaga sa coccidiosis. So yung nakaraan pala mga kalitol, yung mga sisiw natin na 4 na piraso yung binamot natin ay namatay na yun lahat. So hindi natin naagapan yung mga sisiw na yun. Tapos itong dalawang to, meron naman silang coccidiosis mga kalitol. Ayan, meron naman silang sakit. So ayan, hindi na gumagalaw. Ganyan yung maging itsura nila pag ano na. Yung mamaya ipakal ko na to kay Mrs. Ilibing lang natin o kaya sunugin. Kasi itong video na to mga kalitol ay madalian lang to dahil papasada ako ngayon. So yan lang, gusto ko lang kayong i-update doon sa sisiw na ginamot natin. Kasi yung coccidiosis ay mga sisiw natin kapag tinamaan nun manghina sila, walang gana kumain. Tapos hindi sila natutunawan at nag-ano yung puwit nila, parang nagdudumi yung puwit, tapos mainit yung kanilang katawan para silang may lagnat. Ayan, so namatay na yung 4 no mga kalitol. Yun lang update ko sa inyo, yung ginamot natin nakaraang video, namatay na yung 4. Tapos meron namang pumalit 2 piraso yan. Kung kailan na lumaki na sila, tsaka sila ano, sila nagkaroon ng sakit at ano, matagal silang gumaling dito. Kasi sa upgrade natin, isang araw lang. Kasi nung nakaraang araw pa, gabi ko sila, nung unang araw nila na nagkasakit yung iba dito, ginamot ko sila sa unang gabi. Tapos kinaumagahan ng gabi ulit, ginamot ko ulit sila, gumaling sila kaagad. Hindi tulad dito sa mga heritage natin na talagang ang bilis lumala. Ayan. So ito, 4 na lang sila. Dapat 5 to sila, magkakapatid. So, namatay na yung isa. Tapos dito ay 10 to sila mga kalitol. Ngayon 5 na lang yan sila dyan. So nabawasan naman tayo ng 5. Hindi pa naman nabawas yung 5 kasi nandito pa yung 2. Pero doon din yan papunta kasi kakal na yan natin mamaya. So yun lang mga kalitol ang update ko sa inyo dito sa aking manukan. Pinasok tayo ng coccidiosis. So mamaya papasada ako, titingnan ko dun sa eskalante kung merong gamot para sa sakit na to. So samahan nyo muna ako mga kalitol kasi meron tayong bagong napisa dun ng mga sisiw dun sa huluhano natin na inahin at
Shamo na rooster. Lumlum na. So yun mga kalitol, dito tayo sa ating chicken co-op. Dito kasi binibreed yung shamo natin tsaka yung uluano. So nagpakain ako kanina dito sa kanila, napansin ko yung isang sisiw dito naglakad-lakad. So napisa na pala lahat. Hindi ko kasi chinek to ng makaraan. So ngayon ibaba na natin sila. Sampung piraso yung itlog nito. So napisa niya lahat yung sampo. So pangalawang pangitlog niya na to mga kalitol. Kasi yung unang pangitlog nito hindi natin pinalimliman sa kanya kasi maliliit yung itlog. So ito pangalawang itlog niya na to. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. So 10 piraso. 10 piraso lang kasi itlog nito. Ito ay anak ito ng huluano natin na ginawa nating materialis. So ayan na siya. Lahi nga ay huluano. Wala na kayong nanay. May white na white may no? Itong isa pa lang na to mga kalitol ay naglilimlim na rin yan. Ayan, bumaba lang to kanina dahil kumain. So meron itong siyam na pirasong itlog. So ang kagandahan dito sa inahin na to ay ang lalaki ng itlog niya. Ayan o, oh, lalaki. Kaya gustong gusto ko yung inahin na to eh. Kasi malalaki yung itlog. Ayan o. So tara, painumin natin yung mga sisiw. At ilagay na natin dun sa breeding pin. Ilagay na natin doon sa brooder. Ihalo lang natin doon sa mga naunang sisiw. Kasi ilang araw lang naman yung pagitan. O tara. Wow. Nindot lagi nagbalhibo. Men, atong isang adlaw gahapon o karon. Dito sampo 24 na lahat. Ayan. 24 na sila lahat. So yan na sila mga kalitol, ito na yung bagong baba natin. 10 piraso yan sila, tapos yung kahapon ay 6 na piraso, tapos nung isang araw ay 8. So 24 na to na piraso lahat. So dito ko lang sila nilagay mga kalitol, no? Lahat kasi isang araw lang naman ang pagitan sa bawat isa sa kanila. Kaya okay lang yan, dito sila magkakasama. Hindi naman yan sila magpapatayan dito. Maliliit yung mga sisiw natin na huling binaba. Ito mga kalitol, yung binaba natin ngayon ay medyo maliliit sila kasi maliit yung nanay, hindi kagaya dito sa naunang baba natin. So okay lang yan, at least mayroon tayong bagong sisiw. So marami nang nadagdag sa mga sisiw natin mga kalitol. Ayan, so mayroon na tayong harang dito kasi mayroong mga sisiw dyan sa kabila. Kapag malaki na yung mga yan, ilipat na natin yan ng kulungan, tapos buuksan na natin to. So yun lang mga kalitol, no? Ang update namin dito sa ang manukan doon sa nanghingi ng update doon sa ating sisiw na brown meat na ginamot na mayroong sakit na coccidiosis. So yun lang, namatay yung 4 na piraso, hindi natin naagapan. Tapos meron namang panibagong
tinamaan yung dalawa. So mamaya ikal na yan ni Mrs. Papasunog ko yan sa kanya. Kasi papasada ako ngayon. So yun lang mga kalito, hanggang dito na lang muna yung video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Road to 1000 subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood ng aming mga video. Thank you so much. So hanggang dito na lang.